Ano po ang may paglilingkod namin sa inyong XTC? Practical restoration ng XTC. Gawin nating 200% yan, mga kalisto. Magbibiyahe po si Sir hanggang Ilocos, kaya pinalalamove pa niya yung XTC niya. Pwede niyo nang pick upin ito bukas, Sir. Priority ka namin dahil dito 200% nasa motor. Okay, let's start. Watch this, mga kalisto. Yan, XTC. Daming papagawa ni Sir. So, pinamahala lang tong XTC sa kanya. Yuhuli na raw ni Sir yung mga forma, yung mga flaring, aesthetic, seat cover, yuhuli na raw. Hindi po maandar yung XTC ni Sir. So, yan, basag pa yung ano, spark plug cap. May mga sapot-sapot pa. Yan, papakondisyon ni Boss kasi magbabiyahe daw siya sa Ilocos. Re-restore na dito. Dito lang yan sa Listo Moto. Gira. Dito mo, basag pa po. Oo, basag pa. Pero saka na raw to. Which is may ma-orderan naman sana tayo niyan. Pero yun muna ang functionality daw. Kasi nanonood siya ng vlog natin, functionality over forma. Palit din daw ng grip switch. So ito, binili niya sa amin to. Ignition switch set. Then yung quick throttle, yan, binili din niya. Pero hindi pa po umaandar. Then yung sprocket, yan, kalakalawang na. Palitan din daw. Then yung lining pala, lining papalitan. Then yung carb, original na carburetor. Then yung main issue niya, ito. Oh, yan, wala. Tumatagos lang. Quick restoration. Sana gumana pa yung starter relay niya, starter motor, which is meron naman tayo. Yan, sa Listo Moto, yan. Tingnan niya po ha, hindi umaandar. Then iuwi niya yan, condition niya. Bibiyahe pa niya ng Ilocos. So, 12 oras niya yung ibibiyahe yan. Ganyan ka confident ang mga customer natin. Ipa-condition na to. Mamaya nagwiwili na to. Araw-araw po naming kapiling yan, yung mga ganyang motor. May ginagawa pa po kaming puting XTC, may dumating pa. Oh, ito oh. Oh. Rarating lang. So, left and right switch naman yung problema ni Sir ito. Yung brake shoe niya, halatang hindi pa nagpalit ever since. Ayan oh. Ay, hindi, pang Mio siya, mga kalisto. Pang Mio, kulay pula. Ang kanyang brake shoe. Yan ang ikli oh. Ang ikli nung pad, then kulay red siya. So, stock pa rin daw ang gusto ni Sir kasi pang biyahe lang naman. Ayan, J.O. Max MX53 pa lang gulong niya. Then, DID daw po yung kadena. So, original DID lang meron sa atin. Distributed by SGC kasi talagang DID, mga kalisto, dito sa Pilipinas. Yan. Mura lang po ito sa amin. Yan. 42HHDS. So habang ginagawa, may dumating si Sir. Yan, XTC din siya. Then, ninyo rin po ito. O, XTC din. Hose, kung matigas na yung hose nyo na dati, tutulin nyo lang yung luma, then idugtong nyo ng ganyan. O. 28mm universal hose yan. Kung wala nang stock, diskartehan nyo na lang para masilyado yung paikot kasi maluwag yung mga pang 28mm na hose. Tapos so, mahaba po yun, pwede nyong putulan. So yun lang po tip, kasi ganun din pong gagawin dito. Ito kasi palpak tong class A, yung mga class A na ganito. Okay siya pagkakakabit mo, mga isang buwan siguro magkakaproblema na yung andar mo kung airbox hose, kaya didiskartehan na lang yung paikot dun sa loob para masilyado. Then brake pad, papalitan brake pad. Grabe, kalawang na rin pala oh. Grabe, kinain na pala yung rotor disc. Tanungin natin si Boss kung gusto niyang papalitan to. Kalawang at kinain. Bakit ko nauubos yung rotor disc kapag ginagamit nyo kahit upot na yung brake pad? So mali pa yung nilagay na brake pad oh. Pang wave 110 yung nilagay. Yan oh. Pang wave 110 nilagay. So mali yan, dapat may kamay to para may guide. Ayan, may kamay dapat. Yan, oh, yan, para dito. Oh. Diyan dapat yayakap yung guide. Pagka wala kasing ganitong brake pad sa ibang shop, ito pansamantagal. Ito yung nilalagay na ano lang po to, remedyo lang tong mga ganyang brake pad. Dapat ganito yung may paa. Tanungin ko si Sir kung kailangan palitan yung rotor disc. Meron tayo nito. Perfect Power ang brand. Ay, oo. Basag pa. May lever dito. Universal clutch lever ang meron. Tignan natin kung magugustuhan niya. Itanong muna natin kay Sir bago gawin.
So yun, for approval po, lahat ng gagawin namin, i-approve pa ng owner. Yung battery, pang XTC talaga yung battery namin, swak na swak, ayan. Maintenance free, Kage po yung brand. So yan, bagong install na rin, maintenance free, ito, Kage. And then ito yung fluid. Pag tinusok na, maintenance free na, pag nasilyahan na. Same lang din yung gagawin namin dito. Nibi lang din po yung isinalpak dito. Tinanggal na yung carburetor na class A. Then lalagyan, nire-request ni boss na merong carb hose. So same lang din ito. Wala lang yung stock na carb hose niya. So didiscard yan na lang. May problema tayo. So okay na yung battery niya. Ito, pinalitan na rin namin starter relay kasi minsan nagki-click, minsan hindi. Pero ayaw pa rin. Nugot namin yung starter motor pero hindi pa rin umiikot kahit i-push start. May push start naman kasi yung XTC. Pero ito yung ginagamit ng matagal. Kaya nasira yung kick niya. So paganahin na lang yung starter motor. So ito, brought to you by Quantum. Original Quantum products. Napakatibay po. Tested na ito sa trail. So yan o. Oh. Oh. Bagong starter motor ng XTC. Kabit natin. Paano ba malalaman kung sira na yung starter motor? Ang CRF-150, same lang din no sa XTC. Idikit nyo lang dun itong ground na ito kasi yung dalawang tornilyo na yan, yung buong yan is ground. Idikit mo lang dun sa bakal lang motor mo, kahit nga sa makina pwede eh. Then i-connect mo na yung positive na wire, positive wire dito sa or i-connect mo lang yon, idikit mo lang doon sa katawan ng motor, try mong i-push start kung iikot. Kung hindi pa rin, baka dyan sa right switch mo yan. Kung hindi umiikot to diretso sa battery, ibig sabihin palitin na or kailangan mo nang i-repair. Meron ding mga repair kit kung may mahanap kayo, mas murang paraan yon, may repair kit dito. Carbon brass ang tawag doon, which is to save more time dahil nga nagmamadali si sir at no problem naman sa budget at medyo konting dagdag na lang. Kung itotal mo yung labor tsaka dun sa item is almost bago na, eh dito ka na. Oh, may branded pa, Quantum, which is CRF po ito ha. XTC po yung sample natin. Marami po tayong XTC. Paano naman malalaman kung starter relay? Ang pinakamadaling paraan is kung tumutunog. Kung okay naman yung right switch mo, kung okay naman yung push start mo, yung susian, wala namang problema sa battery, eh hindi tumutunog. Pag kinipindot mo, hindi tumutunog yung starter relay. Ibig sabihin, magpalit ka ng starter relay like this, starter relay. Gawain lang naman ng starter relay is pagdikitin yung dalawang contact kasi mataas sa amperahe yung starter motor. Kaya gumagawa ng starter relay para hindi masunog yung push start mo. Kung may tester ka, mas maganda kung iilaw yung sa starter relay, which is medyo mahirap, medyo complex sa XTC, XR150, yung mga yan. Medyo complex po i-testing yung starter relay nila. Yan mga kalisto. Since matagal to natambak, so naggawa muna siya ng bagong gasolina yan. Hindi panis, kasi napapanis mo yung gasolina, kaya hindi umaandar. Unang andar, yan o. Oh, mandar agad. Oh. Wow. Yun. Subscribe naman dyan mga kalisto. Subscribe naman dyan mga kalisto. Maandar na. Yan, powered by Cobra. Oh, yan. Ayos. Ay. Habang ginagawa yan, eh may dumating na naman ito. Oh, bearing lang po yan sa gulong, baka hindi pa kayo maniwala. Tuloy natin, patuloy. Kaya pala sira. Kaya pala ayaw umandar, sir, yan o. May alaga. Pinapinta na yung... Ayan po, may alaga ka pala, sir. Papalitan na rin po yung switch. Left and right switch. Buti na lang, may left and right switch tayo. Branded tayo, Quantum. Sikat yan sa mga battery. Japan technology. Ayan o, grabe na po ang uga. Ayan, boss, o. Sobrang uga na. Issue ng ano ng XTC yan, yung spacer na plastic yan, lulusaw. Sobrang init mong ginagamit yan, nalulusaw. Pag na-overheat yan, yan ang unang nalulusaw, yung kick. Oh,
Ayan, wala nang galaw. Oh, wala nang galaw. Solid na, walang kagalaw-galaw. So, yun, dadagdagan na lang po ng oil seal. Yung mga oil seal niya, papalitan. Yan, si Bo, siya yung may-ari. Wala nang bawas yung battery niyo. Ayos! Yun, okay na yung kick. Push start, okay na rin. So napagana na yung ano neto sir, yung clutch switch. Hindi siya mag-push start pag nakakambyo ka. Ayun, ayos, ayos. Yun yung naabol ko palagi. Grabe, tahimik. Kala mo nakapatay eh. Grabe. Sinigurado namin talaga yung mga fuse, yung mga loose connection, yung mga may konting tagas, mga bearing talagang chinek po namin, which is okay naman lahat. Pinalitan ng oil seal, pinalitan ng o-ring, and dinoble check lahat namin yan, mga kalisto. Inadjust na rin niya yung tapet niya para hindi gaano malagitik. So, congratulations sa iyo, sir. Yan po ay practical restoration. Murang-mura lang po ang inabot. Salamat po sa pagdayo dito sa Listo Moto. Enjoy your ride. Be a listo always. Yan, mga kalisto. Salamat po. 200% na ang kanyang XTC. Please subscribe, mga kalisto. Subscribe na po tayo dyan sa baba and click that bell notification. Comment below lang po. Marami po tayong pyesa sa mga local enduro. 200%, 200%. Let's go, mga kalisto. Padagdag pa ng padagdag, parami ng parami ang mga customize natin, parami ng parami ang pyesa, parami ng parami ang accessories. Yan, Listo Moto, 200%! Listo Moto.